Yun mga kasaksid, magandang umaga po ulit sa ating lahat. At nandito na po ako ngayon sa Alaminos, Pangasinan para tunghayan kung gano'n nga ba yung longping nila. No? Yung longping na naisprehan nun ng drone. Ayan, ngayon titignan natin kung kaya po bang maka 200 ang maani nila sa isang ektarya. Pupuntahan ko na po si Pastora. So dito pa rin po sa Alaminos, no? Sa may barangay ni Pastora. Okay, yan. So, andito na po yung event. Nako, excited na ako malaman kung ilan nga ba yung inaani nila. Surprise daw, ngayon daw malalaman yun. Eh, makikita natin yan mga kasaksi. Tayong makakatunghay niyan kung ano nga ba yun. Okay, so. Kasaksid, pupunta tayo mamaya doon na harvestin na mamalalaman nyo kung ilan yung ani sa isang hektarya. Ayan, si Sir yung nagpaano dati sa longping. Ayan, good morning. Good morning po, mga longping. Kasaksid. Kasaksid. So yun po, okay, malalaman nyo kung ilan yung ano nun, yung aani nun. Kaya nakaka-excite eh. Na-excite din ako sa'yo. Mamaya, ipre-present po mamaya yung data ng CropCut. Oh, yung CropCut. Doon sa CropCut na yun. Magpipinto po tayo doon sa mga nangyari sa palayan nila dahil sa sunod-sunod nga na bagyo. Anong yun, sir? Anong variety ulit? LP2096 ng longping po. Yung pinakaunang variety po ng longping. Pinakaunang variety po ng longping, mga kasaksid. So ito, tatapusin lang itong event. Tapos after nun, lahat punta na dun, sir, no? Opo. Ano na po mamaya? Kasi i-harvest na yung buo. Ay, harvest na itong buo? Opo. Okay, let's go. Mga kasaksid, no? At si Pastora, update tayo ni Pastora kung anong kalagayan ng ating demo, no? Na inaabangan nyo na, no? So, ito po si Pastora. Pastora, kamusta na po yung palay po natin ngayon sa demo po? Yung demo natin sa akin? Apo, yung yes, inbreed ay nasa harvesting stage na po. Malalaman po natin either Monday or Tuesday. Depende kasi sa schedule ng harvester. Siguro mamaya pag nakaupo ako, may sisend ko na sa iyo yung picture. Ayan. Ayan po mga kasaksid. Ha? Abangan natin yan. Sa Monday or Tuesday, pumunta tayo kay Pastora. Titignan natin yung, ano, yung pag-harvest. Ayan, so ito, hina-harvest na kasi ito. Dahil si Pastora ang corporate farming to, si Pastora ang parang pinaka nagde-decide ng kung anong variety ang gagamitin. 21.19 hectares. Oh, 21.19 hectares ang total ng ano dito ni Pastora. So ayun, ina-harvest na, malalaman natin mamaya yun kung ilan ang aanihin sa isang ektarya. 1.08 yan. Higit lang ng 80 square meter sa isang ektarya. Ayaw. Makikita mo talagang actual. O yun po, mga kasaksid ha. Kaya abangan nyo po yung demo natin. Pero Pastora, ano no? At banggitin na lang din siguro natin pag siguro pagka-harvest na pag hindi na kayo busy. Kung ano po yung data na ginamit natin doon sa demo natin. Tapos yung pagpapatubig. Tama, o. Mula simula. Yun yung tinatanong pala nila eh. Mula simula hanggang harvest, paano yung proseso nyo ng pagpapatubig? Actually dito, mula nung nagtanim kami, kasi puro ulan. Ito lang ang nagpatubig sila kahapon kasi hinahabol namin yung heeding stage kasi ito eh. Pero lahat sila walang nagpatubig. So libre ang patubig. Pero itong second crop, sigurado yan. Baka weekly magpatubig sila. Pero po Pastora, unting idea lang po dun sa 250 kaban po na inani ninyo. Paano po yung process ng pagpapatubig nyo dun? Sarili ko yan. Sarili kong water pump. Pero binibigyan ko pa rin ng cost. Kasi dito kasi 10% total harvest ang ibabayad mo. 10%. Pinoconsider ko pa rin nakasama sa expenses ko yan. Maski sarili ko ang water pump. Ano po yung timing niya, Pastor, ang pagpapatubig nyo? Hindi, kasi ito, kung main crop, hindi mo maikon ang timing eh. Ngayon sasabihin ko, pag ano, as the need arises. Pero once lang akong nagpatubig doon ngayon. Nung sa 250 po? Anong date po yun? Anong date ng ano niya? Yung punla lang. Punla lang, doon lang kayo nagpatubig? Tapos dire-diretso na po yun? Pag second crop kasi, yun, mamomonitor natin. Pero usually, 6 to 8 times. 6 to 8 times. Ibig sabihin, di ba, nasa punlaan po, doon nyo na pinatubigan yung ano, bago ilipat tanim, gano'n? Oo, tapos syempre yung pagpulang ng tubig niya, mahirap mo naman punutin. Mahirap ibaon, tsaka mahirap punutin. So yun po, parang isang beses lang siya, yung sa 250 ka ba na naanin. Nasa timing kasi yun eh, ngayong second crop, kapag medyo madalang ang ulan, o walang ulan,
purely patubig. Patubig talaga. Yung kasi is puro ulan talaga din, no? Kaya isang beses lang kayo na gano'n. So yun, kasaksi. Dito malalaman natin yung data sa 480 na tinanong ni Pastora. Wala ding bayad ng patubig yan kasi ulan din. Pero nakita mo naman ang irrigation facilities namin. Ito rin. Tsaka kakaulan lang po ata kagabi ito. Kahapon. Kaya yung tubig na ito. Tubig naipon pa. Tubig ulan. So yun mga kasaksi, dahil yung data malalaman natin mamaya. Mamaya data Pastora. Dito. Yung data nito, itong Longping. Longping okay. 2096. 2096. So malalaman natin yung mga kasaksi. Meron po siyang isang tanim na 436. Okay, yan po yung nauna po siya sa demo natin kay Pastora. Dito siya sa Swal. Bandang Swal po siya, Pastora. Sa Silangan Swal. Sa Silangan Swal. Ngayon, hinarvest na nila. Kailan po ito hinarvest, Pastora? Noong 19. Noong 19. Itong hinarvest po ni Pastora, ilan pong kaban yung naharvest yung Pastora? 172. Mga kasaksi, ha? 54 kilos per kaban. 54 kilos per kaban. Na pumapatak po siya ng? 12.5 metric tons, no? So, ibig sabihin, parang ganun din niya sa 250 kaban na naani ni Pastora na 50 kilos. Parang ganun po, di ba? Same sila na 12.5. Ibig sabihin, nag-a-average siya ng 172. Tapos ita times 19. 19 pesos ang pinabindan ko. 19 pesos. Pre-sweet yun. Pero ilan po, Pastora, yung nagastos yun doon? 86,680. Lahat-lahat na. 80,600. Pati patubig na yun. Pati patubig. Grabe, no? Panalong-panalong, mga kasaksid. Hindi natin na-video nyo, mga kasaksid, kasi Medyo malayo yun. Medyo malayo yun . Kaya itong demo natin yung Pero isa yun sa, ni Pastora, mga palay niya. RC 436. 436 inbreed po, no? Inbreed. Ayan, kung gusto nyo mag-ano rin ng 436, mga kasaksid, pwede po. Maganda. Malambot yun. Pastora, if ever po, kung gusto po nila bumili sa inyo ng binhi po, na pantanim, pwede po ba sila? Wala pa akong binhi ngayon. Magtatanim pa lang ako. Magtatanim. 480 po yun. 480, 160, 216, saka 436. Tapos, mayroon ako kasi nakasiparate na tatamnan ng bigante naman. Susubok ako ngayon ng itong hybrid. Okay. Susubok naman si Pastora ng hybrid, ha? Abangan nyo rin. Kasi ibang computation sa hybrid tsaka sa inbreed. Pero if ever po, Pastora, pag nagkaroon po kayo, pwede po ba sila makabili sa inyo? Yung mga malapit po dito. Pwede po kayo, mga kasaksid, makabili. Pag bumili sa akin, kasamang technology. Yan, kasama ng technology. Yan, mga kasaksid, ha? Kasama ng technology. At pwedeng mag-orient po, Pastora, kung marami sila na pumunta, pwede mag-orient doon yung mga bibili ng mga binhi. Ayan. 10 farmers above. Apo. Basta 10 ang pinakamababa. 10 ang pinakamababa. Silang Pwede na, opo. Basta ditong around area lang, malapit sa area. Malapit sa Labrador. Pangasinan. Pangasinan. Leading Pangasinan lang. No? So, yung second crop, kailan po ulit yung Pastora, yung parang exact date niya na nakagawa na kayo ng binhi? Ganyan. April, pwede na. April, okay. So, April next year, makasucceed, pwede na. Pwede April, May, June, ang pinagtitinda ko. Mukhang kailangan po ni Pastora gumawa ng marami. Kasi yung ibang mga baka dadayo pa, Pastora, Walang reservation yun. First come, first serve. First come, first serve, mga kasaksid. First come, first serve. May technology na kayo at pwede pa kayong ma-mentor ni Pastora dito sa pagtatanim ng palay at sa binhi na bibilihin nyo sa kanya. No? Kaya makakasigurado talaga kayo. So yun, mga kasaksid, abangan nyo na lang yun at abangan na lang natin ang harvesting natin, ng demo natin. Okay, let's go! Kasaksid, ayan, ina-harvest na po siya. Longping 2096. Ayan, abangan natin kung ilan ang harvestin niya. Ayan. Hiliko na siya. Ito na yun, mga kasaksid. Ayan na siya. Ito po, nakakuha na yung kalahati. So, inano pa doon po yung iba.
yung kalahati kinukuha pa. Inaharvest pa. Pero ito po, ang bilang po nito lahat is 108 kaban po. No? 108 kaban, 45 per kilo. 45 to 46 per kilo. So, inano na nila na 46. Ganyan, kasi may iba 46. So, ayan na po yung harvester. Ayan, yung itong kalahating inaharvest niya na. Pero ito pong kalahati, mas malawak to kesa dito sa napagkuhanan na itong ano, 108 na kaban po. So, yun ngayon, mamaya titingnan natin kung ilan na magiging total niya kasi doon ilalagay naman yung sunod. Si Mayor Kasaksid. Ayan, Mayor ng Alaminos. Kasaksid, ito na lang po yung natitira kasi lakas ng ulan kanina. Ayan, ito na lang po yung natitira na harvestin nilang gandun. Pa. So yung mga ilang balik pa siguro itong mga kasaksid. 181 na po siya ang kaban na nakuha dito sa isang hektarya, 1.2. Pero ito po yung natitira. Yan, hanggang doon sa dulo pa po. Kasi umulan. Ayan, ang oras na rin po ngayon. Ngayon mga kasaksid, i-update natin sa inyo kung ilan ang magiging total niya. Kasi hindi pa pwede dumaan ng itong reaper kasi sasabit po. Kung anong ginamit niya, nagdagdag lang po siya ng bioprime dito po sa kalahati ng kanyang area. So dito po sa resulta, ang aming pong i-present ngayong umaga is ano yung expected na yield niya. So regardless of with or without bioprime, ano yung in-expect namin na yield niya at ano yung yield niya noong nakaraan. Tumaas kaya? Ano sa palagay nyo? Okay, tingnan natin. Okay, ayan, i-present na po namin. Ito po yung nagastos, yung cost. Rice report officer. Okay, cost and return po. Yung wet season 2023, ito po yon. Yung ina-harvest po ngayon. Hopefully, hindi malayo doon sa katotohanan. Ano po? So, nagkaroon po kami ng crop cut. So, parang anim na sample po yung ginamit namin na tiga pa 5 meters each crop cut sample. Okay, so 30 square meters po yon. Ito po yung kanyang production cost. Ayan po, yung seed cost. Though libre po yung seed, kinostingan pa rin namin. No? May cost pa rin yan. Hindi ko alam kung tama yan, Sir AG Boy. Tatlo na tag ano per hectare. Parang apat. 5-5-2. So, dapat mas mataas pa. Okay, so 4-4. Ito po ay ano lang naman po. Parang estimate, no? Estimate na natin yan, no? 4-4, yung seed cost niya, yung land prep niya, 4-8, hindi po namin sinama dyan, ano pa lang yan, rotor pa lang po yan, yung labor cost, andyan po, pumasok po yung labor cost niya dyan sa 23,000, so fertilizer cost po niya 35,650, pesticide cost is 11,950, irrigation cost, kahit po tag-ulan, may time po na talagang diretso po na maaraw, so kailangan namin magpatubig. So, may 3,000 pa rin siyang cost. Ang labor cost niya is 23,000. Kasama po yan sa land preparation hanggang sa transplanting, pabunot, transplanting, ano pa. Lahat na po yan. Harvesting cost, 12,000. Ang actual total cost niya, 94,800. Ang computed production cost po niya per hectare is 79,000. Ayan na po, ang yield niya. Okay, ito po yung yield niya sa per hectare. Inano namin siya per hectare. Kung 1 hectare yung kanyang harvest, yan po ay 8,900 kilos po yan. So, ibig sabihin, that is 8.9 tons. Tons ba? Okay na ba? Okay na ba, Junior? 8.9 tons. Pero kung dahil ang kanyang area po ay 1.2 hectares, ayan po, yung project po namin production niya, 10,650, that is 10 tons. So tama yung projection natin, Pastora, aabot ng 200. Ayan po, yung kinupit po namin yan na fresh, yung 19 pesos per kilo. So ang projected gross income po natin ng per hectare is 169,100. Kapag ang binase po natin yung kanyang area, actual area na 1.2, ang maaari niyang kitain is 202,350. Ang net income niya pag per hectare is 90,100. Ang net income niya dun sa 1.2 niya ay 107,550. Pwede na ba? Pwede na ba?
Tingnan nyo po yan, talagang apat na bagyo at isang habagat ay na. Siguro na awan dadyay, baka 300 doon. Yeah. Yan, tingnan natin, ang return on investment niya doon sa 1.2 hectare siya is 120%. Yan. Ang cost and return, tignan natin sir, medyo yurong nga po natin dito. Tignan natin, i-base natin or ikumpara po natin doon sa kanyang last year po ito, wet season 2022. Okay po, ang seed cost niya is 2.6 kasi ginagamit niya dati ay inbred. Okay, inbred po, 2,600. Land prep niya, 4.8. Fertilizer cost, nagbawas lang po kami ng konti sa fertilizer. Sa pesticide, ganun din po. Nagbawas din, ang laki ng binawas din namin dyan. Irrigation cost, pareho. Labor cost, medyo mas mababa din po yung labor cost kasi po ito po ay direct seeding, direct seeding po, harvesting cost niya 12,000. So ang actual total cost niya mas mababa po, 66,150 lang. Ang computed production cost po niya sa per hectare is 55,125. So ang yield lang po niya, sabi niya ay 123 bags at 48 kilos per bag. Yung pong kinumpute natin doon sa kabila is 8,900 po yan. Kinuha natin yung kabanan niya, so papasok siya na 8.9 tons. Okay, so ito pong 4,904, ibig sabihin nasa 5 tons lang, 4.9. Alay po, kalahati, tama po. So yield niya sa actual production niya na 1.25,886. Bagamat alam ko nung last year, mas mababa ang presyo per kilo. Pero para po, a point of comparison lang, inano lang namin siya, kinumpit lang namin siya as 19 na. Pero noon baka mas mababa, baka nasa 17 lang. Pero para lang po magkaroon ng point of comparison, ginawa namin 15 lang. O, di po ba? Kaya lang ayaw namin na isipin po natin na dahil mababa ang presyo, kaya mas mababa. Kaya pinantay namin yung presyo, 19. Kaya ang kinalabasan po, ang gross income niya, 93,176. Ang gross income niya doon sa 1.2, is 101,834. Net income lang po niya sa per hectare is 38,051. Ang net income niya sa 1.2 ay 45,684. Ang return on investment niya is 69% po. So tignan niyo po yung difference. 90,000 versus 38,000, ang laki po ng diferensya. Mahigit po. Kasi kung 38 versus 90, nasa around 52,000 ang difference. At doon sa net income niya, doon sa 1.2, 45,684 lang po, as compared to now, 107,550. Ibig sabihin, more than kalahati. Okay na po ba yun? Pwede na po ba yun? Naingkang para sa ngayon? So, ayan po yung presentation po ng computation namin. And sana na-appreciate natin po, ano, napakalaking halaga po yung management. Kasi uray no, adda tinapintas na variety. Uray no, high yielding, adya seed o variety na ginamit mo, whether ito po ay inbred or hybrid. Kung hindi ka or magpo-fall short ka sa management, hindi mo pa rin ma-attain yung production na gusto mo. Kaya napakahalaga po, natutok tayo sa ating palay at talagang lahat po ng kailangan ng palay natin, ibibigay natin. At kung meron siyang problema, aagarin natin. Kasi itong si Joey, uray nung tututo ako, aranida na at itong kuli na as farmer. So nakita mi Ajay, isa nga tutok kami amin ako, hamot lang na isuna, aming api 21.19 hectares. So syempre ha mga agpapareho ti farmer, pero syempre no kayat mga umani ti mas naknatul apo, alagaang, tama po? Alagaang kay business mo, business po yan, farming is a business. So yun po gusto din namin na yan sa ating mga farmer cooperators na ang farming is a business. Kakalang agbrudos tapno at ikanon. Agbrudos ka, tapno mabiyag ka, kang mabiyag ikanila. Tama po? Yes, okay. Ngayon, pauwi na po ang mga kasaksid at di na natin nantay ito. Dahil anong oras na at hindi pwede dumaan ng reaper. Kaya update na lang po sa FB page natin mga kasaksid. See you po! Yun na nga po mga kasaksid. Good morning and have a great day sa ating lahat. So this is JVRTV aka Borgalton Panic.
its organic. So ang update po natin dito sa ating hinarvest dito sa Alaminos, Pangasinan, ang Long Pink 2096. Ayan, umalis na po tayo nun kaya hindi natin naabutan na ang pag-harvest kasi po nung time na yon umulan. Kaya hindi po pwedeng paharbisan agad yon kasi didikit daw yung ng palay. So naghintay po na sila. Naghintay silang panahon na parang pumagpag, hanginin para maharvest ulit. At yun, naharvest na nga po noon. No? Kaya ang kinalabasan po, sinabi sa atin na pastora, is 221. Ayan mga kasaksi, 221 ang inani ni Sir dito sa 1.2 hectare niya na palayan. Dito ang ginamit niya, Long Pink. So, napanood niyo na itong video na to, sigurado napanood niyo na rin kung ilan ang ginastos niya, yung expenses, lahat-lahat po, at total income niya. Yung tanggal na lahat ng mga puhunan. Ayan. So, yun po yung kanya kinita. Alam ko, kayo rin mga kasaksid, kayang-kaya nyo rin yan. No? Kaya, tamang diskarte lang din at tamang pag-aalaga sa ating tanim, sigurado gaganda ang ating tanim. Siyempre, huwag nyo kakalimutan ay manalangin, di ba? Para bigyan kayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Yan, mga kasaksid. Kaya, mga kasaksid, see you po sa ating susunod po na vlog natin sa harvesting naman dito kay Pastora, no? At hopefully, kayo din is umani rin na malaki. Yan naman po ang ating goal, no? Ang matulungan din po kayo at mabigyan kayo ng idea kahit paano makatulong man lang sa inyo po itong ating video. Marami salamat po sa mga nag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At sa mga bago pa lang po, please naman, please click the notification bell para lagi po updated sa ating mga video. At please po, pakishare naman din po ito sa ating mga kaibigan ka magsasaka para makatulong din po ito sa kanila. At marami din po tayong mabigay na idea sa kanila para umani rin po sila ng malaki. So yun, this is GMG Agri TV aka Morgan. Don't panic, it's organic. Salamat po. Bye-bye. God bless po sa ating.